ya hawa, isya ya hawa say, ang may likha ng ating buhay. Magandang hapon po sa aming pong mga kababayan dito sa lugar po ng Double L. At kami po ay mag-share po ng ating pong dapat malaman tungkol sa tunay pong pangalang Hebreo ng ating Maylika. At kami po ay hindi po manghihingi. Kami po itong sasabihin sa inyo sa lahat po ng aming pangangaral at pag-share po ng tungkol sa dapat po nating mapanawalaan at mapantampalatayahan sa Hebreong pangalan ng ating tunay na Maylika ay hindi po kami nanghihingi. So sa oras pong ito, bago po kami magsimula, tayo po'y sumandaling manalangin. Aba Yahawa, aming alahayam, bilang creator ng Israel na sinasamba ng mga Israelita sa kanilang panahon at nalimot ang kanya ang iyong pangalan dahil sa napakaraming mga ginawa ang kaaway upang ikaw ay limutin. Aba Yahawa, sa oras na ito, sa lugar na ito, pagpalain mo po ang mga makikinig. Ihanda mong isip at puso nila, maranasan nila ang iyong pagkilos at maintindihan nila na ikaw ang nag-iisang alahayam ng buong angkan, ng lahi ni Adan hanggang kay Israel at sa aming panahon. Aba Yahawa, sa oras na ito, wala kaming ibang pararangalan at itataas, kundi kayo lamang sa Hebreong pangalang Aba Yahawa alahayam at sa iyong anak ang aming tagapagligtas, Mashiach Yahawa Shai Yaman. Okay? So, mga kababayan ko, sa pumpong ito, marami pong mga panahon at napakaraming mga kasaysayan ang itinago sa atin at hindi itinuturo sa alinmang eskwelahan at maging sa mga simbahan. Napakaraming mga kasaysayan hindi iniaaral sa atin. Okay? So, the original books of the Bible ay mas kilala sa bansang Israel na Tanakh. At ang Hebreong Biblia ay may iba't ibang panahon, may iba't ibang salin. Ayan. Ang unang salin ng Hebreong Biblia ay Early Ancient Hebrew. Pangalawa, Middle Ancient Hebrew. And pangatlo, Late Ancient Hebrew. Magkakaiba sila ng karakter bilang mga alpabeto at iba't ibang klase ng lingwahe o letra. Pero the same ang ibig sabihin pagdating sa ating dapat na makilala as tunay na creator ng buong mundo na hindi na po natin kilala sa ating panahon. At mayroong dalawang sumunod na salin at ito ang tinatawag na Modern Hebrew. Yung una ay may mga nikod at patak na tinatawag. At ganun din sa pangalawang Modern Hebrew. Ayan. Ang alpabetong Hebreo sa Ancient Paleo-Hebrew, Middle Ancient Paleo-Hebrew at saka Late Paleo-Hebrew ay may mga vowels na letter A and letter I. Pero yung modern na dalawang magkasunod, ipinasok na po ng Babylonian Masoretic ang kanilang vowels na letter A, O at U. Na kung paanong ang tunay na pangalan ng Creator sa Hebreong Biblia ay Yahawa. Hindi na po yan nakilala dahil sa Masoretic Babylon na mga letrang vowels na E, O at U. Paano po ito nangyari at ano po ang ginawa ng mga taong ito upang ang Biblia ay doktrin at dungisan? Meaning, alisin yung pangalang totoo at ilagay yung pangalang hindi naman dapat kilalanin. Okay, sa panahon po na hindi po natin alam ang kasaysayan, ang Bible na Genesis chapter 1
verse 1. Ito po ang nakalagay sa original Hebrew. Pag inyo pong basahin ang original Hebrew, ang nakalagay po, parasayat, para, alahayam, at hasamayam, wat aharatasa. Pero nung ito po ay isinalin sa English, na wala na yung alahayam, ang nakalagay, in the beginning God created the heaven and the earth. Pumasok na si God. Pangalawa, sa Tagalog, nang pasimulang likhain ng Diyos ang sanglibutan, Diyos na po ang nakalagay. Nawala na ang alahayam. Sa original Hebrew, ang alahayam, ang ibig sabihin, powerful, makapangyarihan. So, ang tunay niyang pangalan sa Hebrew, Abba Yahweh, meaning Ama. Abba Yahweh. Nagtataka po ako sa napakaraming mga saling Bible na sa ating panahon na gamit-gamit ng mga iba't ibang denomination, iba't ibang klase ng relihiyon. Iba't iba na ang pangalang mababasa mo sa Bible. Una, sa English, my Lord, my God. Sa Tagalog, may Diyos, may Panginoon. At sa ibang salin, may Jehovah na. At ito'y mga Jehovah Witness. Pinalitan na nila yung Yahweh ng all is Jehovah para lumabas yung kanilang pinaniniwalaan tungkol kay Jehovah. Pangatlo, sa ibang salin, may Yahweh at Elohim. So, nagkakagulo. At samantala, sa Exodus chapter 3 verse 1 hanggang sa 15, sinabi ni Yahweh kay Moses, inuutosan kita sa bansang Israel, pumunta ka sa Egypt dahil nandoon sila. At ipapakilala mo ako bilang si ako nga. Ang meaning, Yahweh as my creator, as a adawan or alahayam. Ano po ang ginawa? Nung doktorin ang Bible na Hebrew, hindi na makikita ang Yahawang pangalan at hindi na rin makikita ang alahayam na sinasabi doon sa Genesis chapter 1 verse 1. Ano na po ang nakita at nabasa natin sa mga doctorated na Bible na ginawa ng Vatican? Mayroon po kasing kasaysayan yan eh. Hindi po namin pwedeng shortcutin sa inyo dahil hindi nyo kami maiintindihan. Noong 6 BC up to 70 AD, ang pangalang Yahweh ay kilala pa sa Israel. Even ang Savior na siyang pumarito sa pangalan ng kanyang ama. Ayon po sa Juan 5:43, ako at ang ama ay isa, Jesus 30 ng Juan. Even sa sinasabi niya kay Moises, na ang pangalang itatawag sa kanya ay Yahweh, generation to generation. At ito ang kanilang remembrance forever. Walang pagbabago ang pangalang Yahweh. Pero nung dumating ang panahon na ang 70 AD, nung sinalakay ng Roman Empire ang Jerusalem at nakuha nila ang Bibliyang Tanak kasama ng mga kayamanan ni Solomon, pagdating sa Vatican, kinanonize nila ang Biblia ng mga Hebreo. Inangkin po nilang kanila ito. At nung ito'y kanilang isalin sa English, sa Latin, sa Tagalog, isiningit na po nila ang iba't ibang pangalan na wala sa original na Bibliyang Hebreo. Ano po yung mga pangalang yan? Si Lord, si Deus, si God, si Yahweh, si Elohim, si Jehovah. Ngayon, babalatan natin sila. Noong ang limang Lucifer na hindi po natin nababasa sa ordinaryong Bibliyang doctorated, kasi wala po yan dyan. Ang alam natin, ang Lucifer at Satanas iisa lang. Pero sa Book of Enoch na hindi isinama sa canonicity, ay mayroong 5 Lucifers. Sila na 5 Lucifers, sila po ang hindi tumugon at sumunod
sa utos ni Aba Yahawa. Ano po ang utos ng Aba Yahawa? Mag-bow down kay Adam ang lahat ng mga Lucifers, lahat ng mga head ng mga angel seven. Bakit? Si Adam po kasi ay create sa pamamagitan ng imahe and glory ng ating Ama, Aba Yahawa. So dumating yung panahon, hindi po nila sinunod yung limang Satanas, yung limang Lucifer. Hindi nila sinunod si Aba Yahawa. Ibinagsak sila kaagad sa lupa nung hindi nila sinunod si Aba Yahawa. So bago pala dumami ang tao, ang diablo na sinasabi natin Satanas na Lucifer, pinagsak na sila sa lupa. At sila po ay lima mga high-ranking angel. Sa ating pong panahon, ang mga high-ranking angel, kung ilalagay natin sa ating mga military, sila po ay mga generals. May mga kapangyarihan at kakayahan. So, anong kinaibahan ng mga anghel sa taong nilikha ng ating Ama Aba Yahawa? Ang mga anghel ay nilikha galing sa apoy. Kaya po sila ay matatangkad, mapuputi, matatangos ang ilong at blondi ang buhok. At ang kanilang mga mata ay kulay asul. Ayan. Naalala ko nung nauso ang mga contact lens sa Pilipinas. Napakaraming mga kabataan, babae, lalaki naglalagay ng contact lens. So doon pala nanggaling yung contact lens na yan. Dahil ang fallen angel, ang kanilang mga mata ay kulay asul at red. Yan ang mga identity ng mga fallen angel. Ngayon, ano naman ang kinaibahan ni Adan? Si Adan po ay nilikha ng ating Ama Aba Yahawa sa pamamagitan ng kanyang imahe at ng kanyang kabanalan. Pero ang materialis na ginamit ay galing sa lupa. So kaya may rason itong limang Lucifer na hindi i-bow down si Adam. Yun nga ang dahilan ng kanilang rason. Sinabi nila, bakit kami magbabow down sa iyo? E nauna naman kaming hindi hamak na nilikha sa iyo at kami ay nilikha from the fire. Pero ikaw galing ka sa alabok. Ang itim mo kulay brown ka. Tapos magbabaw pa kami sa iyo. So hindi nila naintindihan na alang-alang sa imahe ni Yahawa at ng kanyang glory, dapat i-honor nila si Adam. Pero hindi po nangyari yon. Ibinagsak sila dito sa lupa. At nung ibinagsak sila dito sa lupa, ganun na lang katindi ang galit nila na ang tao ay hindi na magdumami pa. Kaya doon pa lang sa panahon, ito kasi ang problema sa mga walang alam ano. Sabi ng limang Satanas kay Adam, gawin na ninyo yung pagpaparami. Napakaraming kwento, hindi ko man yun nubusin sa inyo. Dito lang tayo magpupukos. Sa madalit salita po, nagtanong si Adan kung paano gagawin ang pagpaparami ng tao. So itong Lucifer, hindi po ni Aquinento, hindi niya sinabi kung paano gawin. Dinemonstrate po niya. At hindi niya po madadaya si Eva kung hindi po siya gagamit ng ibang katauhan. Ayan. Ang una pong nagpakita kay Adan para turuan sila ng sexual intercourse para dumami ang tao ay ang pagiging bading. Ayan. Lumapit ang fallen angel hindi po sa katauhan ng anghel kundi sa katauhang babae. Dinemo niya kay Adam kung paano mangyaring ang tao, ang babae at lalaki magkaroon ng anak. Sa samadalit salita po, ganito tayo dinaya ng Diablo sa pamamagitan ng mga walang alam nung unang panahon dahil hindi pa naman nila talaga lubusang naiintindihan kung bakit sila naandito sa sanglibutan. And pangatlo, pangapat, panglima, eto na. Sa sobrang galit ng limang Lucifer nung sila'y ibagsak dito sa lupa, hindi lang plano nila na ang tao ay palitan, wasakin. Even ang pangalan ng tunay na ama ay burahin sa kasaysayan at sa kamalayan ng tao. At dito na po nangyari. Mula nung paglikha, lumipas ang mga panahon, nagkaroon ng iba't ibang klase ng mga taong may kapangyarihan at nagahari sa kanilang panahon.
si Nimrod ay naging dakilang hari sa buong daigdig. At hanggang sa kanyang panahon, sinabi niya na magtayo sila ng Tori of Babel. Iisa ang lingguwahe, nagkakaintindihan silang lahat. Ano ang intensyon? Bakit sila nagtayo ng Tori of Babel? Para hindi na nila kailangan ng Creator. Aabot na sa langit at lalampas sa ulap na yan ang kanilang tore. Pero ang ating Aba Yahawa as Creator, the original Creator, the living Creator, ang sabi, ibagsak ang Tori of Babel at nung ibinagsak, ginulo nila ang mga lingguwahe. Kaya yan po ang totoo kung bakit mayroon tayong mga lingguwahe napakaraming. Ang bansang Pilipinas, ilang lingguwahe mayroon tayo? Ang Bisaya lang eh. Masbatinyo, Hiligaynon, Hilonggo, Sebakano, iba't iba. Ang Bisaya, may Sibuhano, mayroong salitang Lete, may Abaknon pa. So lahat yan, even ang Tagalog, may iba-ibang lingguwahe ang ginagamit gawa nung panahon ng Tori of Babel yan. So lahat po yan ay nagsama-sama yung nagkakaintindihan. And pang-anim, nung ikinanunay sila ang Bible, dumami na ang lahi ng tao, dumami na rin ang lahi ng mga fallen angel. At sinasabi sa Genesis chapter 9 hanggang 10, na naging mga Nephilim ang mga anak ng anghel sa tao. Tingnan niyo po, kaya po yung ating kilalang Lord, ang ibig sabihin niyan sa Hebreo si Baal. Pangalawa, yung Panginoon ay tinagalog lang from Lord. Na ang ibig sabihin naman yan, sa ibang pangalan ng Baal ay Lupercos o Panginoon or Sipan. Sa ibang salin, mas kilala bilang Diyos. Na ang ibig sabihin pala niyan ay si Zeus, the God of Thunder ng mga Greek. Pag inaral po natin ang Greek mythology, si Lord, si God, si Yahweh, si Elohim, si Deus, si Jehovah, ay most of all is all fallen angel na mga Lucifers. Bakit? Garalin niyo ang Greek mythology, Norse mythology, Egyptian mythology. Ang mga Diyos po nila ay hindi lang nananatili sa kanila, kundi nagkaroon ng mga pamilya, anak. At ang iba sa kanila ay naging mga higante. At ang iba sa kanila ay naging mga pangit na mga halimaw. Maraming tao sa Pilipinas nagtatanong, totoo bang may aswang? Totoo bang may tikbalang? Totoo bang may kapre? Totoo bang may engkanto? Totoo bang may mga witchcraft? Totoo bang may mga sumasakay sa walis at lumilipad? Totoo pong lahat yan. At sasabihin namin sa inyo, even ang iba, sinasabi nila, totoo po bang may sirina, totoo may siyokoy? Mga totoo po yan sila, dahil yan po ay produkto ng mga fallen angel na nagkaasawa ng tao, dumami po sila at nung panahon ng baha. Ang ilan sa kanila ay namatay pero naging spirit dahil wala silang kamatayan. So ito pong sinasabi namin, ay inire-reveal po namin for the last hour. Ngayon, sasabihin ninyo sa amin, Pastor, hindi namin kilala si Yahawa. Okay, ngayon po'y aming ipinapakilala sa inyo. Yahawa, pinipilit po ng modern Hebrew na ipasok ang Yahweh. Dahil si Yahweh ay from fallen angel. Ang original na Yahweh may pakpak. May asawa din po si Yahweh, si Asherah. At si Asira po ang managmamayari ng mga emblem na may pole. Yung parang haliging kahoy na tatslok na matulis ang dulo. Even sa atin dito sa Pilipinas mayroon yan. Yung tinatayuan ni Rizal, matulis na tatlo ang kanto. Magtataka ka kung bakit kailangan itong gawing mga bantayog sa Amerika, sa London, sa iba't ibang klase ng bansa. Bakit ina-adore po nila si Asherah as a goddess of the sea?
the wife of Yahweh. Mga kababayan ko, ganito tayo ginulo ni Satanas, ganito binura ni Satanas ang identity ng tunay na Creator. Tingnan ninyo ha, sa panahon ng mga Hebreo sa lugar ng Babylonia, sinabi ni Naharing Nabucodonosor, nung maranasan niya na makita niya ang miracle na ginawa sa panahon ng tatlong magkakaibigan sa Sadrach, Meshach at Abednego, na hindi sila nasunog nung sila itinapon sa pugon. Ano nangyari? Ito, sinabi ni Haring Nabucodonosor na ang sino man mula ngayon, ang sino man magsalita ng against, laban sa tunay na sinasamba ni Sadrach, Meshach at Abednego, ang kanyang pamilya, siya at ang kanyang mga anak ay susunugin. Ganon ang batas na ibinaba ni Haring Nabucodonosor. Why? Napatunayan kasi niya as a Babylonian king na yung creator na sinasamba ng mga Hebreo ang tunay at powerful na creator. So mga kababayan ko sa lugar nito ng Double L, maaaring iba't ibang denomination ang inaatinan ninyo ngayon, pero sinasabi ko sa inyo, lahat po ng pangalang kilala natin sa Bible ay mga pangalan ng fallen angel na pinipilit po natin na kilalanin si Diyos, na siya pala si Deus, a God of Thunder. Nakilalanin si Yahweh, si Jehovah. Kaya yung iba nag-aaway na, nagtatalo na, pero lahat pa yan ay mga fallen angel. Nag-iisa lang ang tunay na creator, Abba Yahawa Alayam, ang creator ng Israel. Sino po pala ang Savior na ipinadala? Sabi doon, pinadala siya sa pangalan ng kanyang ama. Pumunta siya rito sa pangalan ng kanyang ama. Pero hindi siya tinanggap, rineject siya. At dahil siya ay hindi magandang lalaki. Siya si Yahawa na nagkatawang tao sa pamamagitan ng kanyang salita. So, nung dumating siya sa lupa, sa pamamagitan ng kanyang salita at bunga ng banal na espiritu, siya po ay si Yahawa Shai. Si Yahawa Shai po ang babalik as a King of Kings. Hindi po si Jesus Christ. Bakit? Yung pangalang Jesus ay galing po sa pangalang Helios. Meaning, God of Thunder din yan siya. So si Jesus ay galing sa katawan ni Cesare Borgia, yung mukhang gwapo, balbasirado at magandang lalaki. Nasa katawan ni Cesare Borgia. Pero yung pangalan galing kay Zeus. Saan naman ang galing yung Christ? Sa panahon po, the original believers, the original founder of Christianity is si Serapis Christos. Sino si Serapis Christos? The God of Egypt. Deity siya ng Egypt na kinikilala din siyang Diyos ng Egypt. Fallen angel din si Serapis Christos. Saan pa nanggaling ang isang pangalang Christ na pinipilit din po ng mga modern Hebreo at even ng mga Greek na ito ay anointed one ang ibig sabihin ng Christ? Galing din po siya sa pangalang Krishna. The God of Hindu, tinanggal lang yung N.A., Christ ang natira. Yan po yung katotohanan. Hindi po namin ito nire-reveal sa inyo para po kami ay inyong putyain. Alam niyo, sinasabi sa Bible na doctorated, darating ang araw, lilitaw ang mga Antichrist. Right? Mga Antichrist ang tinutukoy, pero ilan lamang po kami. So Antichrist yung tawag sa akin. Hindi kami mga. Ayan. At yung aming sarili ay hindi namin ibinibilang as a savior. Pero yung sinasabi sa Revelation, even sa Book of Matthew, na Antichrist, ay sasabihin niya, ako ang Messiah. Siya ang mag-aangkin na tagapagligtas. Siya yung Antichrist. Pero kami, hindi namin inaangkin ang pagiging Savior. Bakit? Inire-reveal namin ang may tunay na pag-aari sa pangalang Savior, si Yahawa Shai. Ngayon, kapag mayroong isang grupo na mga ngaral tungkol sa pangalang Yahawa at Yahawa Shai, at ang kanyang sarili ang nakasentro, maaaring siya ang sabihin nating anti-Messiah. So sa original Paleo Hebreo, walang anti-Christ na nakalagay. Ang nakalagay, anti-Messiah. So nung dumating
ang doctorated Bible, nung sinalin ang Biblia, ang pangalang Jesus ang naging anti-Messiah. So para paghandaan sa darating na mga panahon na muling maire-reveal ang pangalang Yahweh Shai as Savior, pinaghandaan nila na kapag mayroong dumating sa ibang pangalan, ang pangalang yon ay magiging Antichrist. At sasabihin, siya ang pagtatayo ng kanyang sarili at magiging hari. Uupo siya sa Third Temple ng Jerusalem. Wala po sa isip po namin na kami po'y maging hari kamukha ng pagkiklaim na sinasabing anti-Messiah o anti-Christ. So ang pagiging anti-Christ ay isa lamang po yan, paghahanda sa araw na muling ipangaral ang tungtol sa pangalan ni Yahweh Shai. Pinaghandaan nila. Bakit? Darating ang oras, alam ni Satanas yon, na muling mabariribil ang kanyang pagpapalit ng tunay na pangalan ng Ama Abba Yahawa, at even ang Savior ay kanyang tinanggal at pinalitan ng identity at nilagyan ng baking Messiah na ang pangalan ay Jesus Christ sa katawan ni Cesare Borgia. Mga kababayan ko, kung gusto ninyong malaman at masundan ang aral namin at ang aming sinishare sa inyo, sa inyong kamalayan, hindi po namin kayo pinipilit. Inyo pong i-search ang YouTube channel Operian Hebrew Israelite o Operian Hebrew Filipino Israelita or Israelite. Operian Hebrew Filipino Israelites. Yun lang po ang itatype ninyo sa YouTube. Pwede ninyo pong pakinggan ang mga teaching may kinalaman kay Abba Yahawa as Creator at kay Yahweh Shai at Savior. Nandoon din ang number kung kayo'y gustong tumawag at meron kayong dapat itanong. Mga kababayan ko, maraming maraming salamat and be blessed. Shalom. Okay po, salamat po kay Pastor Richard. Ito'y dagdag ano lang po sa kanyang mga sinasabi. Lahat po ang sinasabi ng ating pastor ay pawang katotohanan lamang po. Hindi po kami nagkwekwento lang dito para lang sa aming sarili. Nagkwekwento po kami dahil yun po ang katotohanan sa ating Abba Yahawa. Nga siya ang tunay na tagapaglikha. Maraming nagsasabi. Saan daw matatagpuan ang kaligtasan ng bawat isa? Maraming nagtatanong yan. Marami tayong tinatanong tungkol sa ating sarili. Ang kaligtasan ay makikita natin sa pangalan na tunay na pangalan ng ating Abba Yahawa na siya si Messiah Yahweh Shai. Tinanong natin siya, tinanggal natin siya sa ating mga kaisipan. Itinago ito ng mga Batikan. Dahil ang mga Batikano siyang talaga ang kalaban. Tinago nila ang totoong pangalan ng may likha. Marami silang Biblia na hindi isiniwalag sa lahat ng maraming tao. Ilan pa ang Biblia na dinala ni Enoch dito sa Earth? Ang dinala ni Enoch ay 366 books. Pero ang pinaano lang sa atin ng mga Katoliko at ng mga Romano ay 66 books lang. Nasaan ang 300? Diba? Yun ang katotohanan. Kaya hindi natin at naging mangmang tayo sa katotohanan sa tunay na pangalan ng ating Abba Yahawa Alayang. Yan ang dahilan kung bakit kami nagpapatotoo ngayon. Dahil ang tunay na ating kaligtasan ay nasa ating Abba Yahawa, na siya naman ang tunay talaga ng ating kaligtasan. Tinago yan sa atin na tagal ng panahon. Ngayon, sasabihin namin sa inyo at sasabihin nyo rin namin sa inyo na ito na ang katotohanan at magbago ang lahat. Isinasabi namin to dahil hindi lang para sa amin, kundi para sa atin lahat. Hanapin nyo po ang katotohanan. Nasa ano po namin yan? Nasa YouTube channel namin yan at doon ang number. At ituturo namin sa inyo kung paano ito basahin ang tunay na Biblia. Dahil ang Biblia na hindi mo talaga mababasa dahil iba ang pag-translate ano nito. Ito ay ancient Philo-Hebrew. Pwede namin ituro namin ito sa inyo kung paano ito basahin ang tunay na Biblia. Ito ay ang ancient Philo-Hebrew Tanakh.
Ibibigay po namin sa inyo ang mga detalye. Ngayon, kung sino man ang magsasabi na hindi totoo, doon natin patutunayan sa kanila kung totoo hindi. Dahil matagal sa atin itinago ito, maraming Biblia na hindi pinano ng mga Katolikong Romano. Tinago nila. Nasaan ang 366 book na Biblia? Hindi nila isiniwalat ito sa maraming tao. Ngayon, hanapin niyo ang katotohanan tungkol dito. Ngayon kayo mag-isip. Dahil hindi natin alam kung mamamatay pa tayo ngayon o kukunin tayo ilang buwan, ilang linggo. Hindi natin alam kung kailan tayo mawawala sa mundong to. Pero pagka namatay tayo at hindi natin alam ang katotohanan at kaligtasan at ang tunay na Creator, pag tayo ay mamatay, saan tayo pupunutin? Sa langit ba o sa impyerno? Ngayon nyo isipin. Ngayon natin isipin lahat kung ano nga ba talaga ang katotohanan. Ngayon po, hindi po natin iano ilalagay sa isip natin yan. At hindi natin naalaman ang katotohanan. Pero marami nagsasabi ano to ang kaligtasan at ano, kung saan to makikita ang kaligtasan. Ito na. Sinasabi namin ang katotohanan sa inyo. Lahat tayo ay pwede mag-rebel dito. At patunayan sa mga Katoliko kung ano nga ba talaga ang tunay na pangalan. Hindi po Yahweh, hindi rin Jesucristo ang nakalagay sa tunay na Biblia. Kundi Abba Yahweh Mashiach Yahweh Shai Basham Rakwakada. Yun po ang tunay na kaligtasan na matagal nyo ng katanungan. Siya ang ating Rakwakada. Siya ang ating tagapagligtas, si Mashiach Yahweh Shai. Hanggang dito lang po, dahil malimitado lang po ang ating pag-uulat sa ating mga kababayan, para marinig lang po ninyo ito, para kayo na mismo ang maganap ng katotohanan. Ngayon, sabihin nyo ngayon sa mga Katoliko, asan ang itang Biblia? Hindi nila i-ano yan sa inyo. Ang sasabihin lang nila yan, bakit kami mag-ano ng Biblia sa inyo? Kami lang po hindi magdasa. Bakit nga ba sila lang pwede magdasa? So yung magsisimba kayo. Hindi kayo binibigyan ng Biblia dahil ayaw nila malaman ninyo ang katotohanan. Yan ang buong katotohanan dyan. Bakit? Para maging mangmang ang tao. Ngayon nyo silang tutupritahin kung nasan talaga ang tunay ang ano, mga Biblia na tinago nila. Marami silang Biblia hindi nano sa mga tao. Pero huwag mo, 366 books, 66 lang ang sa'yo. Saan ka nakakita doon? Kulang pa rin. Ngayon nyo aanuhin yan. Ngayon nyo sabihin sa amin kung mali ang aming mga sinasabi dahil ang inano ni Enoch dito, binaba sa earth ay hindi nga magkasya sa earth nung ang 366 mo? Nung ibinaba niya rito? Kasama ang mga anghel? Nasaan ang 300? Ngayon natin aanuhin yan sa mga Katoliko. Alam ko, nasa live po kami. At handa kami ano sa mga Katolikang Romano. Handa kami makapag-anuhan sa kanila. Yan ang ano namin dito para malaman lang ng maraming tao rito na matagal na tayong pinagluloko. Kung nasaan ang ibang book o tunay na tanak. Yan po ang ating fellow Hebrew tanak po na tunay na Biblia. Ang nakasulat po na pangalan doon ay Yahweh, Mashiach Yahweh Shai, Abba Yahweh. Ngayon po, hanggang dito na lang po ang aming pag-ano kasi limitado lang po ang aming oras. Marami pong salamat sa mga nakinig. At tayo po muli manalangin para sa closing prayer. Abba Yahweh Alayam Mashiach Yahweh Shai Basham Rakwakadas. Ama, ikaw na po ang bahala sa mga tao, sa mga kapatiran, kung ano man po ang kanilang pag-iintindi sa aming ibinabalita ngayon sa kanila dito sa panahon ngayon. Dahil alam namin masyado pa silang naguguluhan at kung bakit namin ito sinasabi sa kanila. Alam po namin, Abba Yahweh, ay mabubuksan din balang araw ang kanilang kaisipan at kung paano nila ito
i-ano sa i-revel sa mga sa kanilang puso at kung paano nila matatanggap na kayo ang tunay na tagapaglikha, hindi si Jesu Kristo. Maraming pong salamat, Abayawa. Basyang Bratwaras. God bless you all.